chains. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like. It sound right, boy. Hello guys, welcome back to my vlog. Welcome back to IMC Got Lungs. So today, ang ituturo ko sa inyo is tungkol po sa International Share Connection. So para saan po ba ginagamit ang International Share Connection at saan po ba natin ito makikita sa ating barko? So unang-una, saan po ba natin siya makikita? Normally, ang International Share Connection natin ay matatagpuan natin normally sa upper deck sa ating fire station. So punta po tayo sa fire station, papakita ko po sa inyo kung nasaan po siya. Sa fire station po tayo, ayan, fire control station. So yung ating ang ating International Shore Connection na IMO signal is ito po. Ito, makikita nyo. Yan po yung IMO signals ng ating International Shore Connection. So pumasok po tayo. International Shore Connection po natin, ayun po, nandun sa may baba. So ito po, buksan po natin siya. Yung laman po ng ating International Shore Connection is ganito po. So ito po, meron po tayong clutch. Tapos ito po yung gasket. Tapos adjustable range. Tsaka yung apat na pirasong ganito po, bolts and nuts. So ang itsura niya po is ganito. Ayan. So isa po siyang plunge. Isang plunge na meron pong flat surface sa gilid at yung isa naman po is coupling. Saan po ba natin ito ginagamit? Normally, ang International Shore Connection po ay may international size po siya or may standard na laki po siya na pwedeng maging accessible para sa lahat ng bansa, yung isang side niya. So, okay? At ito pong International Shore Connection is actually kinakabit po natin to sa hydrant. So, itong side na po na to, ito yung kakabit natin sa hydrant. Kasi ito naman po yung magiging access ng nasa shore. Okay? Para saan po? If ever po kasi na magkaroon po ng emergency or ng sunog at yung magkaroon po tayo ng failure pagdating sa mga pumps natin sa barko, so yung assistance po ng firefighting team ng shore ay makaka-access po sila pagdating sa natin sa mga ship's water line natin, okay? Yung sa mga baldeho natin. So kailangan po magkaroon po sila ng access dito sa barko natin. So kaya meron po tayo nito. Oh, ito ikakabit natin sa hydrant. Tapos dito sa plunge na to, meron po yung mga bolts and nuts dito. Tsaka ito yung mga ganito. Ayan. Kakabit po nila yan dyan. Tapos dito po sila magpifit. So para po magkaroon sila ng access para sa ating linyada ng tubig. So yun po. Yun po yung purpose actually ng International Shore Connection. It sound right, boy.